how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through his infinite mercy, his child and forever I am. Redeemed, redeemed, I'm redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, I'm redeemed, his child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think of him all the day long. I sing for I cannot be silent, his love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, I'm redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, I'm redeemed, his child and forever I am. Song I love to sing since I have been redeemed. Of my Redeemer, Savior, King, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in his name. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in his name. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a song I love to sing since I have been redeemed. The blood of Jesus.
come then pretend that things of this world have brought them peace of mind. But with the dawn of each new day, new thrills they try to find. Not until they meet the Prince of Peace. Time and ages go. Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say he doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Dark maze I tread, and
sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee. Okay, magandang hapon po sa lahat. Are you happy tonight? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa mga kasama ko dito sa loob ng simbahan. And salamat din po doon sa mga nanonood sa live streaming. Pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay masayang umawit sa Panginoon. Awitin po natin ito sa Hymnal 67, Higher Ground. Higher Ground. It means, kailangan po nating lumago pa, no? Sa pananampalataya. Okay, in verse 1 now, we begin. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart says no, this heart to stay. Though some may dwell where this abound, is higher ground. Lord, lead me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's dirge at me are hurt. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the outmost height and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I've found. Lord, lead me on to higher ground and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. One more song. Awitin po natin ito sa Hymnal 87. Kung di ako nakakaw, 87. And then dito. 89 po mga kapatid. Living by faith. Okay, first answer, begin. I care not today what tomorrow may bring. It's shadow or sunshine or rain. The Lord, I know everything, and all of my worry is vain. Living by faith, Jesus above, trusting, confide in His great love. From all I'm saved, in His sheltering arms, I'm living by faith.
feel no alarm. Though tempests may blow and the stars obscuring the brightness of life, I'd never allow at the overcast skies the master's look on at the strife. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all I'm safe, it is sheltering us. I'm living by faith and fear no alarm. I know that He safely will carry me through, no matter what evils betide. Why should I then care though the tempest may blow, if Jesus walked close to my side? Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all I'm saved, it is sheltering arms. I'm living by faith until no alarm. Last stanza. Our Lord will return to this earth in sweet day. Our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all I'm saved in His sheltering arms, I'm living by faith and feel no alarm. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos naming mga Panginoon sa lahat. Panginoon, muli salamat po sa hapong ito na muli kami na inyong mga anak ay makaparambahan sa inyo, makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat sa inyo. At ganoon din naman, Panginoon, muli palakasin kami ng inyong mga salita. O Diyos, salamat po sa mga kapatid ang kasama ko ngayon dito sa loob na simbahan. And ganun din naman, salamat o Diyos sa inyong mga anak na patuloy na nakikinig, nanonood sa live streaming. Salamat po sa kanilang katapatan sa inyo. Pagpalain niyo sila o Diyos. Ganun din o Diyos, pagpalain niyo po ang aming bawat bahagi ng aming pananambahan. Maluwalhati namin kayo. At ganun din naman, pagpalain niyo po ang aming panalangin ngayong gabing ito. Ito po ang aming prayer meeting. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami sa aming panalangin ito. And humingi rin po kami ng tawad o Diyos sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Inisin niyo po aming puso at kaisipan sa anumang karamihan. Lord, we pray, maging karapat dapat po kami sa inyo ngayong gabing, sa ngayong hapong ito, sa aming pagdulog sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. And tayo po ay dadako sa ating mga panalangin. And tayo po ay Brother June, pakiabot lang sa akin ng isang ano, isang prayer rec. Ito yung mga ito po yung ating prayer list, mga kapatid, ano? Kung gusto niyo magkaroon kayo ng prayer list, makapunta kayo rito, makakuha kayo ng prayer list. And andito po yung mga dapat nating dapat nating ipanalangin. And hindi naman isang buong araw ay ipanalangin natin 'to. Meron po tayong pitong araw, no, sa loob ng isang linggo. So pwede nating i-divide itong prayer list na ito, no? And meron dito yung priorities all. Ito yung about yung church program natin, church ministries and projects. And then dito itong church members
businesses, itong mga area, yung area natin, ano, sa Pasay, Malate area, sa Mandaluyong area, sa Tondo, dito sa ating sa San Andres, sa Intramuros, Pandacan, Santa Cruz. And pagpray natin itong mga area natin, itong mga kapatid, ano. And sa ngayon, hindi natin sila makasama ngayon dito, no? Meron mang ilan-ilan, pero karamihan nito, wala, tatakot pa sa COVID-19. Kaya nga, salamat naman, merong live streaming at nakakaparoon naman sila. Ewan ko nga lang kung natunood. Salamat. Salamat sa Panginoon kung nanonood. Mga kapatid, bilang mananampalataya, napakalaga po sa atin ang pananambahan, pakikinig ng salita ng Diyos. Kung wala ito, manghihina po tayo. So, pag-pray natin itong mga areas na ito. And, by the way, itong darating na linggo, medyo maluwag na po tayo. Salamat. Binigyan na po tayo ng kaluwagan, ano? Meron na tayong 30 to 50% venue capacity at medyo may kaluwagan na rito sa NCR. Kaya ang billing ko sa mga area leader ay mapuntahan yung mga kanilang areas at mabisita, may pag-pray. And may panalangin, kung ano may panalangin sila at hilingin kung ano yung kanilang mga prayer request. So, yun po mga kapatid, ano? And then, isa pa rin ng mga yung nasa prayer list natin, itong church members business. Yung mga business po ng ating mga kapatiran. Ito yung sa aming family, Alim Gazette Distribution. Public is Family Business, Sister Beth Soriano's Business, Comboy's Family's Business, Servando Family's Business at Sibog Family's Business. And then mga brethren abroad. Andiyan po sila Resilience Soriano, Sister Am Sibog, Lisa Sibog, Sister Yanyan Sibog, Sister Annabelle, no? And then andito rin po sa ating prayer list itong church mission. Ano? Pag-pray natin yung andiyan yung mission natin sa Kainta. By the way, Kainta, church na po ito, no? And salamat naman napapatuloy na masigla ang gawain doon sa Kainta. Pangungunan ni Pastor Mike Nabo. And then sa Cavite, Pastor Bong Dumaguete, Pastor Ike. And then sa Prisco, Quezon City, si Pastor Manolo Fernandez. Pag-pray natin na muli may balik yung kasiglahan ng kanilang pananambahan doon sa kanilang mga lugar. And then, dito rin po sa ating prayer list, itong mga pastors and churches. Pag-pray natin na na magamit itong mga mission na ito, mga churches na ito, itong mga pastors na ito. Unang-una, ma-protektahan sila laban sa sakit. And then, ma-provide yung kanilang pangangailangan. Bigyan sila ng good health. And then, magamit ang mga gawain ito sa maraming pagkaluluwang maliligtas. Andiyan yung mga pastors and churches, marami po sila mga kapatid, ano? Marami po ito. Ito yung mga fellowshipping churches na ito. And then, sa full-time workers, andito rin sa ating prayer list. Kaya nga, marami, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday, marami po tayong may papanalangin. No? And si mga full-time workers, sila Brother June, sila Anna, to have a baby soon, ayan. Marami, ano? And then, ayan, tsaka yung mga may sakit. And then yung Manila members, ayan, nandyan sila yung mga members natin, mga prayer request nila. Yeah, marami po sila rito, ano mga kapatid. Kaya kung may prayer request po kayo, magsabi lang po kayo, napakarami nito. No? So, kung kailangan nyo prayer list mga kapatid,
magsabi lang kayo, hindi makayo makapunta rito, i-deliver namin. Pa-deliver namin sa Grab. So, yun po. And sa ngayong gabi ay so pwede niyo i-divide ito, no? Monday, Tuesday, Wednesday hanggang sa matapos po na. Naniniwala po tayo sa panalangin sa na ang Panginoon sumasagot sa panalangin. Naniniwala tayo na kaya naniniwala tayo. So we need to pray. Amen. And then sa ngayon po mga kapatid ay pagpray natin ano yung church program, pagpray natin na this coming Sunday mga kapatid, pagpray niyo po yung ating Sunday school. Meron na po tayo Sunday school service, ano? Sinimulan ko na po ito nung last Sunday at 30 minutes lang. Okay na po, ano? 30 to 40 minutes na pag-aaral matalaki po natin dito, no? Yung karagdagang kaalaman ito, karagdagang ito sa kalakasan ng ating pananampalataya, mga kapatid. The more we know, sabi ko, the more we know the Word of God, the more we know the Word of God, the more we know Jesus. And the more we know Jesus, the more we will love Jesus. The more we will love Jesus, the more we will serve Jesus. And no way na makita niyo po yung kadakilaan ng Diyos, walang pagbabasa ng Bible, kung wala tayong Bible. Amen. So, yun po, ano, pag-pray nyo yung Sunday school natin, and then, na makapagturo na yung mga Sunday school teachers natin, ano. And then, yung mga programa natin, and then yung church camp, and then yung couples fellowship, and young people's fellowship, and mga adult and men's fellowship, and pag-pray din natin this coming Sunday, Father's Day. Amen. Ano, Father's Day ay bibigyan natin ng parangal ang mga maraming tatay, no? And wala ho tayo rito kung wala tayong tatay. Anuman sino man ang tatay mo, tanggapin mo yan dahil yan ay mula sa Panginoon at mahalin mo yung tatay mo. Sino pa man ang tatay mo? Hindi ka makinalinga ng tatay mo, mahalin mo pa rin ang tatay mo. Tatay mo yan, wala ka rito kung wala yung tatay mo. Ano? So, yun po mga kapatid. And then, pagpirahin natin, ano, yung programa ng church. And then, yun po yung ating bansa. No? Matapos na ito yung ating matapos na po nga itong pandemic na ito. Hindi na mag-search, no? Hindi na lumaganap pa. Ano, sa ngayon ni natapos dito sa NCR, doon naman sa mga probinsya, ano, ang lalo sa Davao, lumaganap na naman, ano, ang sakit doon. Eh pag-pray natin mga kapatid, ano, na hindi na makapapinsala totally itong pandemic na ito, itong COVID-19 na ito. Pag-pray natin matapos na ito at makabalik na tayo sa masayang paglilingkod sa Panginoon. Eh talaga naabala tayo rito ng COVID-19 na ito, eh, no? So yun po. And then pag-pray natin yung mga namumuno sa atin, magkaroon sila ng paglapit sa Panginoon. Yun lang ang paraan para magkaroon sila ng mga tamang pagpapasya. Walang paglapit sa Panginoon, maghahari sa kanila yung last of the plans, na which is ang motibo, ang lalabas doon ay para pansarili lang nila. So pag-pray natin na makakilala, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos itong mga taong ito. So yun po mga kapatid, ano, ang ipag-pray natin. And ipag-pray natin sa Sunday, marami na nga po ang umaten. Maabot na natin yung, pwede na tayo rito hanggang 500, 50% na eh. Hindi naman. No. Maabot na lang tayo ng 150 to 200.
masaya na tayo ron, mga kapatid. Kaya naman dito. And then, yung sa hapon, ganun din, ano? And yung Wednesday, pasigla yung, pag-pray natin, ha? Na sumigla yung ating prayer meeting, Wednesday prayer meeting. Sa ngayon, talaga kasi, naiintindihan ko naman yung mga trabaho. Pero mga kapatid, mahalaga po yung ating prayer meeting. So, pag-pray natin na magkaroon na ng time yung mga kapatiran natin na makapanambahan ng prayer meeting. Amen. Okay, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming makapangyarihan sa lahat. Narito po kami na inyong anak, dadako sa aming pagdulog sa inyo, sa aming panalangin sa inyo. O Diyos, Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami sa aming pagdulog na ito. And ganun din, Panginoon, patawarin kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang. Linisin niyo po aming puso at kaisipan sa anumang karamihan. Lord, we pray na maging katanggap-tanggap sa inyo ang panalangin ito. Nagagawin po namin ngayong hapon ito. Ito po aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo manalangin. 10 minutes to 15 minutes, malaki po magagawa nun.
Okay, and nakalimutan ko, mga kapatid, ano, yung iba pang mga mahalagang dapat nating panalangin. Sama natin sa panalangin, mga kapatid, ano, yung mga members ng church na may mga karamdaman, ano, o mga hindi man members ng church ay yung mga kamag-anakan ng mga ng ating mga ng members, Panginoon, na members ng church na ito. Ipanalangin natin, mga kapatid, ano, si Brother Sammy, yung Padilla, no? Na stroke po yan. Ipag-pray natin na totally gumaling na sila. Si Brother Boots, tumada. Naka face maker na lang po sila ngayon, you know, and nandoon ang plan na magkaroon ng bypass operation, and pagpray natin, ano, yung kanilang kalagayan. Si Maymay, you know, meron pong salamat naman at na babalitaan ako through nung kanyang kapatid na maayos naman kalagayan ni Maymay. Patuloy nating panalangin, mga kapatid, yung kanyang kalagayan, kasi meron siyang sakit na ano ba ito, yung lupus, which is nang hindi wala nang paggaling diyan, ano, mahina mo ang immune system niya, kaya ipag-pray natin. And then marami pa, ano, mga kapatiran na dapat nating panalangin. And by the way, mga kapatid, ano, yung pag-pray din natin mabigyan ng comfort ng Panginoon ang Padilla family, si Lester Presi. Yung kapatid niya na si Ryan, yata yung pangalan. Ryan, ano, ay kinuha na ng Panginoon. So pag-pray natin ang comfort sa pamilya, mga kapatid, ano. And and di ko alam kung nalibing na ba o ano, nalibing na ba, or kasi sa ngayon hindi ho tayo makadalaw sa mga ano, sa mga funeraria, sa mga yung mga wake, you know, kasi nga ay mahigpit pa rin yung mass gatherings. So anyway, ang mahalaga ro, mga kapatid, sa langit naman sila pupunta, ano, ipagpray lang natin yung comfort, and then makatulong tayo kung kinakailangan sa mga financial man na pangangailangan. So yun po, mga kapatid, tayo tumayong lahat at tayo po ay umawit muli. Awitin natin yung Sweet Hour of Prayer. Asan nga ba yan? 173 nga ba yan? Yun, Sweet Hour 173. Awitin natin na first and last stanza. Okay, first stanza begin. Sweet Hour of Prayer, Sweet Hour of Prayer, that calls me proud of care and bids me my Father's throne make whole my wants and weaknesses known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and all escape the tempter's snare by thy return, Sweet Hour of Prayer. Last stanza. Sweet Hour of Prayer, Sweet Hour of Prayer, may I thy consolation share, till proud Mount Peace God's love thee high,
I build my home and take my pride. This robe of brass I'll drop and rise to seize the everlasting prize and shout while passing through the air. Po. Doon sa langit, wala na akong panalangin doon, mga kapatid. Ah, puro pag-aawitan naman ang gagawin natin doon. Amen. Okay. And, ano ba? Ah, special number, meron ba? Meron. Oh, sige, pakinggan natin ang special number. Hello, sound check. Hello, sound. Hello, sound check. Hello.
Pero muli, salamat po sa pagbasa po ng inyong salita. Salamat, meron kami inyong salita. Meron kami Bible. Meron kami King James Bible na kung saan ay natuturoan kami na ipapakita sa amin ang katotohanan patungkol po sa pagkakilala sa inyo. Masumpungan po namin sa mga salita ninyo ang pagtutuwid sa amin, mga maling mga pag-uugali, pagtutuwid sa aming mga maling pananampalataya, Panginoon. At ganoon din, maturuan kami. Salamat, meron kami yung salita, natuturuan kami ng kasiglahan sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyong mahayag. Tulungan niyo po ako, Diyos, pangaral po ng inyong salita. Ito po aking dalangin para salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. And nais ko munang umawit, mga kapatid. Nais ko munang umawit. Brad, makikiram lang ng ano? Pwede na rito, siguro. Pwede na? Oo, wag na. Ito na, ito na lang. Hello. When I think of how we came so far from glory, came and dwelt among the lonely such as I, to suffer shame and such disgrace. On Mount Calvary took my place. Then I asked myself this question, who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will, but thine for? The answer I may never know, why he ever loved me so. But to an old rugged cross he go, for who am I? When I reminded of his words, I lived in never. Trust in me, I'll give to you a life forever. I wonder what I could have done to deserve God's only Son. To fight my battle, he's the one. Who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will, but thine for? The answer I may never know, why he ever loved me so. But to an old rugged cross he'd go. Oh, who am I? Amen. Praise the Lord. Okay. Isa lang ang pumalakpa. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, dito na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And narito po isulat ni Apostle Paul, mga kapatid, kay Timothy. You know? Tandaan po natin si si Apostle Paul ay tatay ni Timothy sa pananampalataya. Siya ang nag-train, no? And makikita rin natin dito, mga kapatid, ano, yung pinakita rin dito ni dito sa ating binasa yung pananampalataya ng mga
nung mga grandmother ni Timothy. Andiyan si si Lois and thy mother Eunice, ano, yung lola niya at saka si Eunice. Kaya mahalaga po mga kapatid, ano, mahalaga po sa ating mga magulang na makita sa atin yung magandang halimbawa ng pananampalataya, pamumuhay sa Panginoon. Makita sa atin at masundan nila yung matibay, maayos na ating pamumuhay na pananampalataya sa Panginoon. Eh kung sabihin natin tayo na nananampalataya sa Panginoon, hindi naman tayo nagsisimba, wala na pagbabasa ng Bible, hindi natin makita yung maayos na pag-uugali, maayos na pananampalataya, paano sila makapamuhay rin na magandang, magkaroon ng magandang pananampalataya, magandang pamumuhay sa Panginoon. So, andito po yung sulat nga ni Apostle Paul, sulat ng pagpapasalamat sa Panginoon para kay Timothy. Nagpapasalamat si Apostle Paul, mga kapatid, na hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagpapagal, ang kanyang pagtuturo ng lumago si Timothy sa pananampalataya, na magamit pa siya lalo o sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, no way na magamit tayo effectively sa gawain ng Panginoon kung hindi tayo malago sa pananampalataya. Amen. Kaya nga, andito si Apostle Paul, sabi niya, in verse 4, ang sabi niya kay Timothy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louis and thy mother Eunice, I am also persuaded that in thee also. Sabi niya, kung papaano nakita ko tunay na pananampalataya sa iyong nanay, sa iyong lola, eh ganun din naman sana makita ko sa iyo yung pananampalataya mo, katulad ng mga lola mo at nanay mo. So, nais ko makita natin dito, mga kapatid, ano, yung salitang unfeigned faith. Sabi rito niya po, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. And unfeigned faith, that's the title of our message tonight. Unfeigned faith. Ano ba yung unfeigned faith? It means true faith. Totoong pananampalataya. Or tunay na pananampalataya. True faith or tunay na pananampalataya. Bakit nasabi ito ni Apostle Paul na tunay ang pananampalataya ni Timothy? You know? Ako po'y naniwala na alam ni Apostle Paul na marami kasi nagsasabi na sila ay sumasampalataya, nananampalataya, pero hindi makita sa kanila ang tunay na pananampalataya. Yung nakikita natin sa marami nating kababayan. Nananampalataya, kilala na si Kristo, pero namumuhay sa kasalanan. Hindi makita si Kristo sa buhay nila. Hindi makita yung tunay na pananampalataya sa kanila. They profess, sabi ng Bible, they profess that they know God, but in their works, they deny God. Brethren, sa ating mga mananampalataya, ingat din po tayo. Baka sinasabi natin tayo yung mananampalataya, ngunit hindi naman makita sa atin ang tunay ng pananampalataya. Amen. Pagdating sa ganyan, sabi nga ni Apostle Paul, you need to examine yourself. Examine yourself whether you be in the faith. Examine mo nga, tunay ka nga nananampalataya, ba't ganyan ang buhay mo? Namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka sa immoralidad. Malayo sa tunay na pananampalataya. Malayo sa pagsunod. Kasi tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay sumusunod sa Panginoon. Amen. So, yun po yung tatalakayan natin, mga kapatid, oh, ngayong gabi, the unfeigned faith. Unfeigned faith. Inuulit ko, unfeigned faith is a true faith. Tunay na pananampalataya. And, ano nga ba ang tunay na pananampalataya? Ano meron ang tunay na pananampalataya? Ano ba meron tunay na pananampalataya?
Unfeigned faith, mga kapatid, is a firm stand. Number one, is a firm stand for righteousness. Firm stand, ibig sabihin, matibay, na namumuhay sa magiging matuwid na mananampalataya, na matibay. Ibig sabihin, matatag siya sa kanyang pananampalataya. Sa Ephesians chapter 6, mga kapatid, sumaglit po tayo ron. Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 6, in verse 6, ang sabi nito, chapter 6, verse 13 and 14, ang sabi nito, verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Kung gusto natin maging matatag, ano sabi nito? Take unto thee the whole armor of God. Dali natin, ano yung armor ng kung merong sa sundalo, merong mga Armalite, may 45, may kanyon, ang mga tayo man ay meron ding armor guard. Ano yung mabisang panlaban natin? Sabi rito, stand therefore, having your verse 14, having your loins girt about with truth. Mamuhay tayo sa katotohanan. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ito po yung katotohanan. No way na makapamuhay tayo sa katotohanan kung wala ang Bible. Kasi ito yung Bible, ito yung katotohanan eh. Kaya maraming naliligaw sa pamumuhay. Eh, kasi nga, sa kanila lang kaalaman, hindi sa katotohanan. And sabi rito, stand therefore having loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Pagiging matuwid. Paano maipakita natin yung firm stand? yung tamang pananampalataya, tunay na pananampalataya ay yung pagiging matatag tayo, ipamuhay natin ang pagiging matuwid. Amen. By the way, pagiging matuwid, ganun din naman mga kapatid. Wala naman. Hindi tayo makakapuhin matuwid kung wala ang salita ng Diyos. Amen. And then, and your feet shod with preparation the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, kaligtasan, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So, unfeigned faith is a firm stand for righteousness. Matuwid, matibay, na namumuhay sa pagiging matuwid na mananampalataya. Ano nga ba ang buhay ng isang matuwid na mananampalataya? Andun meron tayong panlaban. Yung mga panlaban, pinakita na, binasa natin kanina, yung pagiging matuwid. Yung kaligtasan natin, yung pananlaban natin sa kalaban natin salita ng Diyos, yung pananampalataya natin. And ayos kong linawin dito mga kapatid, ano nga ba ang buhay ng isang matuwid na mananampalataya? Anong ang buhay? Meron tayong panlaban, pero ano ba yung pamumuhay nga ba ng isang matuwid na mananampalataya? Tingnan po natin sa Ephesians chapter 4. Gusto kong basahin ito sa Tagalog mga kapatid, para maliwanag sa atin. Ephesians chapter 4. In chapter 4, in verse 23. Umpisa natin sa 23. Sa
sa rito, 23. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip, pag-uugali. Pero mas maganda basahin natin in verse 20. Sabi rito, in verse 21 pala, hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan ang nasa kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati nyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siya nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Verse 23, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ulitin ko mga kapatid, ito yung pinakikita rito, paano tayo mamumuhay ng isang matuwid na pananampalataya. Verse 24, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Verse 25, kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa isang katawan. Ulitin ko mga kapatid, huwag tayong magiging sinungaling. Amen. In verse 26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sabi nito, kung magalit, be angry but sin not. Kung magagalit kayo, huwag kayong magkasama. Eh huwag mong mumurahin. Huwag batukan sa ulo. Ha? Iyon lang ibig sabihin nun. Eh tayo, nagagalit ako sa anak ko. Pero no way na, even sa asawa ko, sa mga sa anak ko, sa apo ko. Pero hindi ko sa bahay ka, mali na naman yung ginawa mo. No, no. Hindi tama po yung ganon, mga kapatid. Ha? Sino man, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa sabi nga ng Panginoon, wag niyong gagawin. Ha? Wag kayong magagalit. Ha? Wag niyong, at sabi rito, wag niyong hayaan na lumipas ang araw, naggalit pa rin kayo. Ayun, wag magtatanim ng samahan ng loob. Yan ang matuwid na pananampalataya, pamumuhay sa pananampalataya. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataon si Satanas, verse 27. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Alam mo ng kasalanan, imiwas ka na. Amen. Iwasan mo na yan, avoid it. Every time sinasabi ng pulpitong ito, avoid it. Kung yan ay kasalanan, avoid it, turn from it, pass by it and pass away. Dahil mapapahawak ang buhay mo, malalayo ka sa gawain ng Panginoon. Ang magnanak ay huwag nang magnakaw. Nakalungkot siya, kung ikaw manapalataya, nagnanakaw ka pa. Sa alip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Ano yung nais pakita rito ng Panginoon? E huwag tayong maging tamad. Puro asa na lang. Kaya natututong magnakaw kasi nga, hindi, tamad. Huwag kayong magsasalita ng masama, verse 29, kung hindi yung makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. Mahinahon pagsasalita. Mahinahon. Hindi yung, tanggalin mo yun dyan. Yung mga ganun eh, mga, oo. Isalip na, Brad, alisin muna natin ito. Ha? Hindi. Alisin mo nga ito. Isurbi ito, kanina pa ito rito eh. Mula na kagad. Parehong salita, pero the way, yung attitude, no? Yung, pwede naman sabihin, Brad, ano, kakain na tayo, pwede ba? Linisin natin ito na mesa. Hindi yung, alisin mo lang ito, ito mga kanito, kanina pa kayo, kwento ng kwento, alisin mo nga yan. Patay na, wala na. Ano? Sa mga hinaho ang pananalita. Amen! Ano pa? Ito yung matuwid ang sinasabi ko rito mga kapatid ha. Matuwid na pamumuhay, matatag na pananampalataya. True faith is a firm stand for righteousness. Matuwid na pamumuhay, matuwid na pananampalataya. At huwag niyong bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu ng Diyos. In verse 30, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo sa Diyos.
at siya ang katiyakan ng kaligtasan sa inyo pagdating ng araw. Tandaan natin mga kapatid, bilang mananampalataya na nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At the moment na merong mga bagay na hindi natin sinusunod ang Panginoon, nagigrib ang banal na Espiritu sa atin. Lalo na, halimbawa, kaya mo nang manambahan. Hindi ka na. May panahon ka para magbasa ng Bible, mayroon kang panahon para manalangin, pero iba ang ginagawa mo kaysa roon sa ginagawa ng bilang mananampalataya. Iba ang ginagagawa mo. Iba ang pinagkakabalahan mo. Nagigrib ang banal na Espiritu ng Diyos. Alisin niyo ang anumang sama ng loob. Ayun. Galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Alisin niyo na. Hindi. Bagong tao na tayo eh. Yan ang matuwid na pamumuhay, matuwid, tunay na pananampalataya. Amen. Sa halip, maging mabait kayo, maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Iba eh, marami pang mananampalataya. Hindi marunong magpatawad eh. Pinagpe-pray pa eh. Sagasaan ka. Gali mo. Hindi ka na babo. Sana masakasaan ka ng trend. Hindi, mga kapatid, hindi tama, hindi yun ang tunay na pananampalataya, hindi nang matibay na pamumuhay sa matuwid na pananampalataya. Amen! So, unfeigned faith or true faith is a firm stand for righteousness. And ipinakita rito, mga kapatid, binasa natin, ano nga ba ang buhay ng isang matuwid na mananampalataya? Inisa-isa natin yun. No? Walang sama ng loob, wag maging tamad. So, yun po. And then, number one, is a firm stand for righteousness. True faith. Number two, is a heart indwelt by Christ. Merong Kristo sa puso. Ang tunay na pananampalataya, ay merong Kristo sa puso. Amen. Nakakalungkot, maraming... Iyon nga, minsan natatawa tayo no? Sa maraming mga unbelievers sa ating mga kababayan. Merong Kristo rin sila. Iyon nga lang, wala sa puso. Ang Kristo, merong Kristo, meron silang Kristo sa dingding nila. Merong Kristo sa pitaka nila. Merong Kristo sa sasakyan nila. Merong sa ano pa man. Pero, wala silang Kristo sa kanilang mga puso. Amen. sabi nga ng Panginoon in the book of Matthew chapter 15, sabi rin sa mga Hudyo, alam naman natin ang Hudyo mga kapatid, mga reliyosong tao, mga reliyosong tao nananambahan niya, nagbibigay ng tithes, itong nagpupuri sa Panginoon yan. Ano sabi noon? These people, sabi ng Panginoon, itong mga taong ito, these people draweth nigh unto me, honoring me with their mouth, and honoring me with their lips, but their heart is far from me. Nagpupuri itong mga taong ito sa akin. Pero malayo ang puso nila sa akin. Mga kapatid, at... Kaya nga, yun, nakikita natin sa maraming kababayan natin. Mga reliyosong tao. May mga krus, mayroong krus pa sa leeg. Pero, namumuhay na walang Kristo sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Yan ang tawag dyan, ang tawag ng Panginoon dyan sa mga ganyan. Para silang mga nicho, malinis ang labas. May mga lalaki ng krus sa bahay, lalaki ng krus sa leeg. Para silang nicho na malinis ang labas, pero bulok ang loob. Mumuhay sa kasalanan, mumuhay sa immoralidad. Malayo ang puso. Or walang Kristo sa puso nila. Nakakalungkot yung mga kapatid bilang mga nampalataya na matawag din tayong paimbabaw, ipokrito, sisimba araw-araw. Pero at the same time naman,
Araw-araw din, namumuhay sa immoralidad. Namumuhay sa kasalanan. Malahay, walang Kristo sa puso. So, true faith is a heart indwelled by Christ. Ephesians chapter 3, verse 17. Ephesians chapter 3, verse 17. Nasabi ron, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Ibig sabihin ng rooted and grounded in love, mga kapatid, masagana, puno ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Amen. And ano nga ba ang buhay ng isang mananampalataya? Puno ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Ano nga ba? Meron ang isang mananampalatayang puno ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. 1 John, tignan po natin mga kapatid. 1 John, basahin din natin sa Tagalog. basahin natin. Kung wala kayo, sundan nyo na lang ako. 1 John, chapter 4. Yan. Sundan nyo lang ako sa inyong Bible. Chapter 4, verse 7. Sabi nito, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kung wala ka palang pag-ibig, hindi ka pala hindi masasabing anak ka ng Diyos. Kasi sabi niya, ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang verse 8. Ang sino bang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kung hindi, wala kang pag-ibig, kung hindi ka marunong, wala kang pagmamahal, wala kang pag-ibig sa kapwa o sa sino man, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. In verse 9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na isinugo niya kay isa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. In verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayong umiibig sa Diyos, kundi siyang umiibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Yan ang tunay na pag-ibig. Merong ginagawa. Abay, gusto sabihin mong nagmamahal ka, mahal mo ang Panginoon pero wala ka namang ginagawa sa Panginoon. O sino man, meron kang minamahal pero wala kang ginagawa dyan sa, naawa ka, nagmamahal ka dyan sa kaibigan mong yan, pero wala ka namang ginagawa sa kaibigan mong yan o sa kapatid mong yan. Asan ang pag-ibig doon? Love is action lang. Love is action. Amen. Parang yung isa. Sabi niya, yung kausap kong yun ay Iglesia ni Cristo. Sabi niya, pero yung kausap kong yun ay alam ko siya ay manginginom. Manginginom. Lasing ko. Sabi na banggit ko sa kanya, pwede kang magbigay, kasi nabanggit ko yung pwede kang magbigay sa Panginoon nung walang pag-ibig. Pero kung meron ka pag hindi ka pwedeng hindi magbigay kung ikaw umiibig sa Diyos. Pwede ka magbigay, ulitin ko mga kapatid. Pwede ka magbigay nung walang pag-ibig. Pero kung tunay kang umiibig sa Diyos, matututo kang magbigay. Inano niya yun. Sabi niya, pastor naman, nagbigay na ako, wala pa akong pag-ibig. Wala pa akong pag-ibig. Nililinaw ko yun. Sabi ko nga, oo nga, nagbigay ka nga, pero hindi mo kayang suhulan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, pag-ibig, ang ibig sabihin ng Panginoon, matuto ka sumunod sa Kanya.
Nagbibigay ka nga ng iyong kapo. Pero hindi ka naman namumuhay sa, hindi ka marunong sumunod sa Kanya. Namumuhay ka ng labag sa Kanya. Namumuhay ka hindi pagsunod sa Kanya. Asan ang pag-ibig mo? Kung mahal mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Obey my commandments. Kung mamahalin mo ang Diyos, hindi ka nang marunong sumunod. Amen. So, asan tayo? Asan yun? Ephesians, you know, chapter 4, verse 7. And then sabi rito, hindi tayong umiibig sa Diyos, kundi siyang umiibig sa atin. Ayan. In verse 11, mga minamahal, kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. By the way, ituloy ko yung pag-ibig, mga kapatid. Ito yan, mahal tayo ng Diyos. Di ba? Gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya. Yun ang tunay na pag-ibig. Merong ginagawa. Hindi salita lang. Mahal ko ang Panginoon eh. Mahal Panginoon. Meron ka bang ginawa sa Panginoon? Kundi nga puro ko walang yan ang pinagagawa mo sa harap ng Panginoon. Verse 11, mga minamahal, kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Verse 12, wala pang tao na nakakita sa Diyos. Ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ang suma sa atin at lubos na natupad ang Kanyang pag-ibig sa atin. Yun. Pinakikita nito mga kapatid, ha? Ang tunay na pag-ibig. Ha? Paano tayo mamuhay na tunay na pag-ibig? And then verse 13, nalalaman natin tayo na sa Diyos at ang Diyos ay sumasarili dahil ibinigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu. Verse 14, nakita at pinatotohanan namin na ipinadala ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sino man kumikilala kay Jesus, ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakilala natin, pinaniwala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay na may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili sa Kanya ang Diyos. Pag wala ka palang pag-ibig, wala, hindi nananatili ang pag-ibig sa iyo. Hindi nananatili ang Diyos sa iyo. Verse 17, sa ganitong paraan nagiging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. In verse 18, walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot lang ng isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At pinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanyang pag-ibig. Verse 19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya, ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya itong utos na binigay sa atin ni Kristo, ang tao na magmamahal sa Diyos, ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Kapakaliwanag, ano, mga kapatid, ha? Kung may sama ka ng loob sa kapatid, hindi ka marunong, hindi mo magawang patawarin ang iyong kapatid. Abay, sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Sinungaling ka. Mahal kita, oh Diyos. Siguro sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sinungaling ka. Yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo magawang mahalin, hindi mo magawang patawarin eh. Ako pa na hindi mo nakikita. Kaya mo akong lokohin. Naintindihan niyo, mga kapatid? So, true faith is a firm stand for righteousness. True faith is a heart indwelt by Christ. The last. True faith is a life lived to please God. Ang tunay na pananampalataya, pamumuhay para masiyahan ng Panginoon. In Hebrews 11:6, tingnan natin, mga kapatid. Hebrews 11:6. Ano sabi ron? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, paano?
paano natin mabibigyan ng kasiyahan ng Panginoon? Paano natin mabibigyan sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Paano natin maipapakita yung tunay na pananampalataya at para masiyahan siya? Dumako tayo sa ano, mga kapatid? Sa 2 Peter. 2 Peter. Ulitin ko, mga kapatid, ha? Tinatalakay natin. True faith is alive, live to please God. Every time sinasabi ni Apostle Paul, do all to the glory of God. Amen. Do all, lahat ng gagawin mo ay para si kaluluwalhati ng Panginoon. And in Revelation chapter 4 verse 11, ano sabi ron? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure we are created. Dahil ginawa mo kami dahil ano? Ano layunin ng Panginoon? Para bakit tayo nilikha? For pleasure. Para masiyahan siya. Kaya, mga kapatid, para masiyahan siya. Kaya nga tayo nilikha. To fellowship. Iyon ang dakilang layunin ng Diyos. Para bakit tayo nilikha? For fellowship. Masiyahan siya. Kaso minsan hindi siya nasisiyahan Ano sabi ng Bible? They worship the creator at the creation more than the creator. Ginawa ng tao, sinamba yung nilikha ng Diyos kaysa rin sa lumikha. Mga kapatid, so, may papakita natin to sa ating pananampalataya. You know, para masiyahan, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Ngayon, paano natin may papakita yung ating pananampalataya, yung paano masisiyahan pag ang Diyos sa ating tunay at sa ating pananampalataya? Ito, sa 2 Peter, sabi nito, verse 1, chapter 1, verse 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us the right through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Nakatamo ng precious na pananampalataya itong si Peter through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. In the verse 2, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus Christ. Verse 3, according as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Pinakita lang dito yung kadakilaan ng Diyos na ginawa niya sa atin para maging dakila rin. Amen. In verse 5, and beside this, sabi niya, giving all diligence, add to your faith, ano? Virtue. Paano may pipakita natin? Paano mapiplease natin ng Panginoon? Paano natin may masisiyahan? May papakita ang tunay na pananampalataya natin sa Kanya? Sabi rito, dagdagan mo ang iyong pananampalataya ng magandang asal. Amen. Virtue. And to virtue, knowledge. Ito, knowledge. Kung wala ito, mga kapatid, no way, magkaroon tayo ng mabuting asal. Amen. And dito lahat, nagtuturo sa atin paano magkaroon ng mabuting asal. Ano pa? And to knowledge, temperance. Paano natin kukontrolin yung ating sarili? Paano hindi tayo madadala ng kasalanan? Paano hindi tayo madadala ng tukso ng kasalanan? Paano hindi tayo madadaya ng diablo? We need temperance.
Kailangan natin ng control. Temperance means control. And then, patience. Tsaga. Walang tsaga, walang nilaga. Kasi iba malagi nagmamadali. Nagmamadali na lumago kagad. Mga kapatid, kaya maraming mga mananampalataya madaling ma-offend or nakakapagbigay ng offend. Bakit? Kababawan ng kanilang pananampalataya. Sabi nga ng what I mean, mga kapatid, ano? Kasi pag matibay ang isang halimbawa, yung halaman ang halaman na merong maraming ugat, matibay ho yan. Kaya nga yung parables ng Panginoon tungkol sa maghahasik, tungkol sa maghahasik, na yung salita ng Diyos na hasik sa daan lang, walang nangyari, tinukalang ng ibon. At ano yung pinakikita ng Panginoon doon? Yung magandang halimbawa niya ron, ito yung mga nakinig, pero walang natutunan. Tulog, or nakapanginig, pero hindi sumunod. Walang nangyari. Ito naman, sabi nga, yung binhi o yung salita ng Diyos nahulog sa mabato. Yan. Mabato. Tumubo yung binhi, yung halaman. Pero nung masikatan ng araw, ayon, dumating ang paghihirap, sabi pang paliwanag ng Panginoon, dumating yung araw, nasikatan ng araw, namatay. Kasi nga bakit? Wala pang maraming ugat. Ito yung naglalarawan ito ng mga bagong mananampalataya na nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Ang sarap-sarap pala ng salita ng Diyos. Marami ako natututunan. Pero dumating ang pagsubok, yung hirap, patay, na-open, nakakita ng hindi magandang pag-ugali ng kapatid or na ituwid lang siya, napagalitan siya o napalalahanan siya, na-open na kagad. Bakit? Iyon nga sa paliwanag ng Panginoon. Ito yung mga manapal na nakapakinig, pero dumating yung problema, wala, na-open na. Nawala na sa gawain ng Panginoon. Hindi na ako magsisimba dyan. Kasi andun yung taong yun. Na-open na. Ano yung pinakikita ng Panginoon? Anong paliwanag ng Panginoon? Kasi wala pang ugat. Yung halaman, ugat, wala pa eh. Hindi pa rooted. Ang halaman na malago, ang halamang matibay ng ugat, anuman ang hangin diyan, anuman ang bagyo dumating diyan, nananatiling matatag yan, hindi nawawala sa Panginoon. Ganon din sa mananampalataya. Ganon din sa mananampalataya. Pag malago na sa kaalaman, lumalago sa pananampalataya, parang ugat ng halaman na maging matibay, na anuman yung problema, wala nang open-open yan. Nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. So, ano pa? Nasaan na ba tayo? In 2 Peter, ayan. Add to your faith virtue. Virtue means magandang asal, knowledge, temperance, patience, saka lang. Saka.
Tiyaga. And then, to patience, godliness. Mamumuhay sa kabanalan. Mga kapatid, kung wala kang tiyaga sa pananambahan, wala kang tiyaga sa pagkikinig ng salita ng Diyos, wala kang tiyaga sa pananalangin, no way na makapamuhay ka sa kabanalan. No way. Natatamo natin itong kabanalan, mga kapatid, through the Word of God, pakikinig. Pagtsatsaga, pakikinig. Amen. And to godliness and also, man, brotherly kindness. Matutunang makisama sa mga kapatiran. May pag-ibig na. Ano? And huling-huling nga ito, and to brotherly kindness, charity. Wow! Ando na yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Pag niliwanag natin yung pag-ibig. Sa 1 Corinthians chapter 10, andun. Charity, separate long, is kind, envied not. Andun lahat. Kaya kung gusto mo magkaroon ng tunay na pag-ibig, tignan mo lang yung 1 Corinthians chapter 13. At sanayin mo yon, maraming matutuwa sa iyo. Lalo na ang Panginoon matutuwa sa iyo. And then verse 8, ang sabi nito. May paalala rin dito. Ang salita ng Diyos. Sabi niya, for if these things be in you, kung itong mga bagay ay nasa inyo, bukod sa pananampalataya, meron na kayong magandang asal, meron na kayong kaalaman, meron kayong pagpipigil, meron kayong patience, meron kayong namumuhay na sa godliness, meron kayong pag-ibig. Sabi nito, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung meron kayo nito, kung meron kayong pananampalataya, kung meron, ibig sabihin meron kayong mga magandang asal, kabutihan, na idinagdag nyo sa inyong pananampalataya, sabi ng Panginoon dito, hindi nawawalan ng kabuluhan ang pagkakilala nyo kay Kristo. Hindi nawawala ng kabuluhan. But, verse 9, but he that lacketh these things is blind and cannot see afar off and hath forgotten that he was purged from his old sin. Kung wala kang ganito, nasabihin mo ikaw iba na ng palataya, meron kang tunay ng pananampalataya, pero wala kang kabuti ang asal, wala kang kaalaman tungkol sa Diyos, wala hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, wala kang tiyaga, tamad ka, wala kang hindi ka namumuhay sa kabanalan, walang pag-ibig sa iyo, wala kang pakialam sa mga kapatiran, wala kang pakialam sa ibang tao. Mistula kang bulag, sabi ng salita ng Diyos. Mistula kang bulag na hindi mo nakita ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Pinatawad ka rin sa iyong kasalanan. Pero kung meron ka niyan, hindi nawawalan ng kabuluhan ng pagkakilala mo. Hindi nawawalan ng kabuluhan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Brethren, ang faith, what is true faith? Madaling sabihin, pananampalataya, you know? Kahit na yung lasenggo niya, nampalataya kay Kristo. Tatang, kilala ni Kristo, nampalataya kay Kristo. Basta naman, hindi nampalataya sa Panginoon. Madaling sabihin. Pero ano nga ba ang tunay na pananampalataya? What is true faith? What is unfeigned faith? Unfeigned faith or true faith is a firm stand for righteousness. Matuwid na pamumuhay, matibay, at matuwid na namumuhay sa pananampalataya. True faith is a heart indwelt by Christ. Namumuhay, tunay na pananampalataya, ay merong Kristo sa puso. Hindi sa leeg, hindi kung saan-saan lang. True faith is a life lived to please God. Pamumuhay, ano? Tunay pamumuhay para masiyahan ng Panginoon. The moment na masiyahan ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Marami hindi makatamo ng pagpapala ng Diyos kasi hindi nasisiyahan ng Panginoon sa buhay niya. Pero kung ikaw ay namumuhay sa Panginoon, ano mang kalagayan mo, masaya ka sa Panginoon?
Amen. Masaya sa Panginoon. Ito yung mga forefathers natin. Ang bihira. Kinulong na yun, parang masaya pa rin eh. Sila apostol po. Sa Hebrews chapter 11, makikita mo rin. Na masaya pa sila. Nagpapayo pa. Sabi niya, takulong na nga. Papatayin na lang. Pero sabi niya, anong payo ni Apostle Paul sa mga manampalata? Rejoice in the Lord always. Rejoice. Parang sinabi ni Apostle Paul, wala na kayong hanapin pa sa Panginoon. Hindi kayo babayaan ng Panginoon. Kasi minsan pagka na, ano tayo, pagka nawala na yung namumblema na tayo, para bang namumblema na tayo, nagkaroon ng hirap, parang pinabayaan na tayo ng Panginoon. At ang masakit na ito, lalo na ka nadala ka ng kasalanan, lalo na na pakiramdam mo wala ka ng Diyos. Nagiging paano masisiya ng Panginoon? Amen. Tayo tumayong lahat, mga kapatid. And awitin natin yan, no? Awitin natin ng yung awitin natin itong 131. Just as I am. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. And just as I am, and waiting to rid my soul of one dark blood, to thee whose blood can cleanse its spot, O Lamb of God, I come, I come. Last stanza. And just as I am, thou wilt receive with well compassion, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Tayo po ay dumako sa ating invitation sa mga bawat mananampalataya ay doon po sa nanonood sa live streaming, nais niyong lumapit sa Panginoon in response to that message. Why not come to the Lord? Habang tinutugtog ang awit pa anyaya, lumapit tayo sa Panginoon. Ano man yung naging pasalamat tayo sa mensahe, paalala sa atin paano tayo mamuhay na tunay na pananampalataya. At tilingin natin sa Diyos na makapamuhay tayo sa tunay na pananampalataya, tunay na pag-ibig sa Diyos.
walang tunay na pananampalataya, walang tunay na pag-ibig sa Diyos. Dakilang Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli salamat po, Diyos, sa mensaheng pinarating niyo po sa amin. Paano po kami mamumuhay sa tunay na pananampalataya? Paano po kami mamumuhay na masisiyahan po kayo sa amin, Panginoon? Makita sa amin ang tunay na pananampalataya, tunay na pag-ibig sa inyo. Panginoon, salamat, meron church. Meron kaming inyong salita at tuwing ay pinaparimahin sa amin, Panginoon, paano kami makapamuhay sa tunay na pananampalataya. Tunay na masaya, walang masayang buhay, Panginoon, kundi ang mamuhay sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyong mga nakalumapit, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Ganon din mga nasa mga nanonood sa live streaming, pagpalaan niyo po. Salamat sa kanilang panonood, Panginoon, sa kanilang paglapit sa inyo. O Diyos, ito po aming dalangin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, and tayo po'y dadako sa ating offering. Ushers? Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe po na pakinggan po namin. Salamat din po sa kay Pastor na inyo pong ginamit. Aming pong dalangin ang pagbibigayan po namin na inyo pong pagpapalain ang salapi na malulikom na gamit po sa gawain. Ganyan din po ang magbibigay pagpapalain nyo rin po, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po itumayong lahat. And huwag natin kalimutan, mga kapatid, this coming Sunday, 9:30 po yung ating service. And sa hapon ay 5 o'clock in the afternoon. And pag-pray niyo po, this coming Friday, ay alis po ako kasama ko ilang men. Punta po kami ng, na-invite po ako na doon sa pag-pray niyo po yung si Pastor Roland Vicente, dati po itong police general, ngayon ay nagpapastor na, police general to ngayon nagpapastor na sa La Union. Pag-pray niyo na hindi kami maharang diyan. meron silang organization and ordination, no? And so na-invite po tayo, and kasama ko ilang men. Pag-pray nyo po yung safety travel. Maghapon lang naman doon. Okay, tayo i-badar na to. Kakao na mag-closing prayer, kapatid.
Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, maraming salamat sa napakagandang mensahe na ipinarating niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pastor na inyo pong ginamit. Maipaalala muli, Panginoon, sa amin ang tunay na pananampalataya na amin tinanggap hanggang makarating po sa amin, Panginoon. At matuto namin ipamuhay ito sa pamagitan po ng pagpapakita ng pag-ibig, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At muli, O Diyos, ingatan niyo po ang bawat isa ng pag-uwi. Bigyan kami ng masarap na pagtulog at panibagong lakas upang harapin ang panibagong bukas. Tawag muli sa pag-asala at idalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Doon po sa mga nanonood sa live streaming, maraming salamat po. Good night and God bless po. Thank you.